Mga pare ko, total na, simulan na natin at ginanahan na tayo ay ituloy-tuloy na natin. Kaya kung makikita mo sa wiring diagram, yan po ay dugtong-dugtong. Kaya nga lang ginawa natin, tayo po ay paurong. Dahil nagsimula po tayo dito sa ating spark plug, tumuloy po tayo rito sa ating ignition coil at ang susunod naman natin itong ating CDI. Kaya yung video natin for today is about dito sa ating CDI. Kaya ano bang ibig sabihin ng CDI, mga pare ko? Ang CDI ay stands for Capacitor Discharge Ignition. English po yan, mga pare ko. Para lalo natin maunawaan ay Tagalogin natin. Ang capacitor ay walang Tagalog dahil yan po ay electronics material. Then ang Tagalog po ng discharge ay paglabas, and then yung ignition naman ay pag-aapoy. Kung itutuloy-tuloy natin sa Tagalog, ganito po ang ibig sabihin nitong ating CDI. Ito ay capacitor na naglalabas ng kuryente upang pag-apoyin itong ating internal combustion engine. Yung capacitor kasi, mga pare ko, ay isang electronic components na nag-i-store at nag-release ng kuryente sa isang sirkuito. Kaya sa madaling salita, itong CDI ay isang electronics ignition device na nagkakarga ng electric charge at nagdi-discarga dito sa ating ignition coil upang mapa-spark niya yung ating spark plug at nang masunog niya ang ating air and fuel mixture dito sa ating internal combustion engine at nang mapaandar itong ating motor. So iyan ang trabaho ng ating CDI, kaya hindi siya pwedeng mawala or either masira dahil hinding-hindi aandar itong motor natin. At ganito gumagana yung ating CDI, mga pare ko. Ang CDI kasi natin, ito ay capacitor. Kung capacitor siya, kailangan natin siyang i-charge para magkaroon siya ng power. Ang power naman ay manggagaling either AC supply or DC supply. Kung AC supply kayo, is manggagaling ang charge nyo sa stator. Sa pag-start pa lang ng inyong motor, either kick o electric, ay gagana na ang inyong stator at magpo-produce na ng power yan, kuryente yan, papunta rito sa inyong CDI. Kung naka-DC naman kayo, kayo ay naka-battery operated, ang power supply nyo naman ay baterya na 12 volts, papunta rito sa inyong CDI. At ang pag-charge at discharge itong ating CDI ay talaga namang napakabilis at umaabot lang ng 1 milliseconds. Sa charging naman, umaabot to ng 300 to 600 volts at naandito siya sa loob nito sa kanyang kapasitor. Kaya pag na-charge na siya, ay naka-ready na siya for discharge sa ignition. And then pag ganun is kailangan muna ng signal doon sa inyong pulsar. Sa pulsar naman, pag nakatapat yon ay magbibigay na siya ng signal dito sa inyong CDI. At ang ibig sabihin din yun, itong inyong piston ay nasa top dead center na at nasa compression stage. At kinukompress niya na itong inyong air and fuel mixture waiting for spark nitong inyong spark plug. And then nagbigay na nga ng signal si pulsar, ito naman ay magre-release ngayon ng kuryente dito sa ignition coil nyo. And then dire-diretso na yan, napakabilis niyang mga pangyayari, mga pare ko, at magkakaroon na ng spark itong spark plug nyo at puputok na itong inyong internal combustion engine at magkakaroon na kayo ng continuous motion at yan na ang pagtakbo nitong ating engine. At paano naman papatayin itong ating engine? Kung makikita nyo sa diagram, takbo lang ng takbo itong ating engine, ikot na ng ikot itong stator at bigay ng kuryente dito sa CDI. Itong CDI naman ay bigay ng kuryente dito sa ating internal combustion engine. So ikot lang ng ikot lang, cycle lang yan at walang katapusan yan hanggat hindi mo siya puputulin. So anong puputulin mo? Ang puputulin mo dyan, mga pare ko, yung power supply na manggagaling sa stator. At yan ay idedirekta mo sa ground para diretso sa ground yung power supply niya at hindi na mag-charge itong CDI. And then hindi na siya mag-charge, wala na rin siyang ibabatong kuryente dito sa ating internal combustion engine. So mamamatay na po yung ating engine. So yan po ang trabaho ng kill switch. Ayan, mga pare ko, nasa diagram po yan, kill switch. At ito na, mga pare ko, ang climax ng ating video at aalamin natin kung ano ba yung tunay na laman loob nitong ating CDI. Kasi lagi na lang natin sinasabi, ito ay isang electronics ignition device, electronics component, puro lang tayong electronics. So malaman na, tuldukan na natin kung ito ba ay tunay na electronics at malaman natin ng personal. So kakatayin na natin itong ating CDI na magkaalaman na.
Pero bago natin gawin yun, is kailangan ko muna malaman kung ito ba ay waterproof para paghahanda na rin kung tayo ay mababaha at panatag tayo na hindi papasukin ng tubig to. Dahil ito nga ay sinasabi nating isang electronics device at bawal na bawal mabasa ng tubig. So ito, meron akong tubig dito at ibubuhos ko na siya. At for siguro mga 5 minutes ko siyang ibababad at saka natin siya ngayon bubuksan. So ayan mga pare ko, after hindi lang 5 minutes, more than 5 minutes pa ko siyang binabad at eto na siya at kukunin natin. At ngayon, ihanda na natin ang pangkatay dito at kukuha na ako ng chopping board at gagawin na nating isda to. So ayan mga pare ko, tuyuin muna natin siya para malaman natin kung tinubig yung kanyang loob. And then eto na siya, sintensyado ka na mga pare ko at gigilitan na natin siya ng leeg. Mga pare ko, sa ganito pa lang, ibig sabihin nito, itong ating CDI ay hindi repairable at tataga namang mahirap kasi kung babakasin mo pa lang siya ng ganito ay possibly madamage mo na yung mga electronics component niya. Mga pare ko, hindi na kinakaya ng powers nitong cutter natin. Baka mapilitan na tayong pukpukin to nang madurog na. Silsil na yung ginamit natin mga pare ko dahil kung makikita nyo para siya may mga buhangin eh, no? Buhangin yung nakalagay sa pinakaibabaw niya. At ito, natanggalan natin yung pinakailalim. Ito na lang ang ating problema. At ito na nga mga pare ko, ang tunay na laman loob ng ating CDI. At kung makikita natin, siya nga ay isang electronics device. At ito yung kanyang mga electronics component. Ito yung kanyang board at meron siyang transformer at ito yung kanyang capacitor. Pero sa totoo lang ay nahirapan tayo sa pagbakla sa kanya dahil gumamit pa tayo ng mga silsil, gumamit pa tayo ng plies upang makuha lang natin itong pinaka electronics device niya. At almost isang dakot na buhangin at silicone gel ang ating tinanggal muna bago nating makuha to. Kaya generally speaking, itong ating CDI ay nakadesign to build to last dahil siya ay pang outdoor. At siguradong siya ay waterproof at shockproof. Hindi tulad ng mga electronics device natin sa bahay, tulad ng mga TV, radio, ay safe na safe po sa loob ng ating bahayan. Hindi tulad nito, lahat ng abuso sa daan nito ay matatanggap niya. Tulad ng ulan, araw, at vibration. Kaya kung makikita niyo yung construction niya, ay pinatikas na buhangin sa loob, nilagyan siya. And then sa ibabaw naman, ay nilagyan siya ng silicone gel. At sa labas naman niya, ay itong pinaka-hard plastic. Kaya siguradong matibay itong ating CDI. Paano gumagana itong ating CDI in terms of electronics? So electronics nga siya ay katulad na katulad din to kung paano gumagana yung ating mga cellphone, radio, TV at iba pang mga gadget natin. Paano ba nasisira ang CDI? Pero bago yan, para sa akin, hindi basta-basta nasisira ang CDI. Dahil may mga CDI ako na talaga naman may mga edad na at ang pinakamatanda kong CDI ay nasa 22 years old na. Meron din akong 10 years old at yung pinakabata ako ay 7 years old. At hanggang ngayon, yung 22 years old ko, still alive at nasa running condition. Sa totoo lang, mas dihamak na mas nauna pang masira ang iba ko pang mga electronics device tulad ng TV, radio at cellphone. Kasira dito sa aking CDI. At sa tingin ko masisira lang itong CDI na to ay talaga namang nakatsyempo ka ng sirain. Then pangalawa is talagang abuse siya at sa tindi ng paggamit natin. At yung pangatlo is yung pag-modify ng ating ignition system at saka mga electrical system. Ayan, may impact yan dito sa ating CDI dahil electronics device yan. Siyempre yung mga hindi niya dapat na ma-absorb na kuryente ng boltahe ay yun ang possibly na nakakapagpasunog dito sa mga electronics parts ng ating CDI. Pag nagkaroon kayo ng problema sa inyong ignition system at walang spark na lumalabas doon sa inyong spark plug ay isama nyo na itong CDI sa troubleshooting nyo. Magtetest na kayo ng parts ng inyong ignition system at simulan nyo na dito. Paorong.
And then pag duda kayo na ito may problema itong CDI nyo, ay ipatest nyo na to. Ay nga lang mga pare ko, ay gagamit tayo ng CDI testing machine. Ang problema niyan ay yan ang problema. So kung wala tayo niyan, ay gamitin lang natin yung general technique natin mga pare ko. Sa general technique ng pagtetest ng CDI ay ganito ang gawin mo. Unang-una dyan ay maghanap ka ng kamukha ng motor mo or either kamukha nitong CDI mo. Siguraduhin mo lang na kamukha ng CDI mo dahil ang CDI ay may iba-ibang uri. Unang-una dyan mayroong AC at DC operated. And then yung kanilang mga pins ay iba-iba. Ito ay 5 pins, meron tayong 4 pins at 6 pins. So siguraduhin mo lang. And then ang gawin nyo ay ipag-swapping nyo. Dahil sigurado naman na umaandar ang motor niya, ay iswap mo sa motor mo. At pag itong umandar, ayan, CDI na ang problema mo. At syempre, ang mangyari naman sa motor niya, hindi yun naandar. Kaya confirm na ito ang may problema. Kaya ang gagawin mo ay magbibili ka ng bago at papalitan mo itong sa motor mo. So ayan mga pare ko, at gamit na gamit ko yung test na yan, yung general technique, at sigurado tayo na walang sablayan. So hanggang dito lang po yung aking video at maraming salamat po sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.